Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una nga, ito naging MediaCon kahapon para po sa Pajak Princess na kung saan ay pagbibidahan nitong si Miles Ocampo. So sa video po na yan, makikita po natin si Miles Ocampo na kung saan ay iniimbitahan at inaangiyahan po ang lahat na suportahan at panoorin po natin itong Pajak Princess na siyang magsisimula na po sa June 10. So weekdays po ito mapapanood bago mag-Itbulaga. So ito po yung media ko nila kahapon. So lahat ng cast po ng Pajak Princess ay nandirito po sa MediaCon kahapon. At marami nga po ang itinanong dyan kay Miles Ocampo. So marami po natin daw dapat abangan sa Pajak Princess, no? So mukhang interesting itong bagong programa nitong si Miles Ocampo, no? Kasi pinakita po yung teaser kanina sa Itbulaga. Mukhang interesting at ang dami nating matututunan sa programa po nitong si Miles Ocampo. Kaya naman, huwag kayong mawawala, Dabarkad, sa suportahan natin ang programa ni Miles Ocampo. And speaking of Pajak Princess, kanina po sa Itbulaga, kinongratulate po ng TBJ itong si Miles Ocampo and syempre ng jowa po at ng mga legit Dabarkad. So congratulations daw sa bagong programa nitong si Miles sa TV5. So yung teaser po noong Pajak Princess pinakita po kanina sa Itbulaga, di ba? Talagang all out support ng mga Dabarkads at Itbulaga ang TBJ dito kay Miles Ocampo. Pag may isang project yung isa sa mga Dabarkads, talagang piniplex nila, no, sa kanilang mga screen ng sa ganun ay malaman ng buong bansa. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong isang queen ng Itbulaga na kung saan ay nagbabalik po. Yes po, you heard it right. After po ng panganak niya sa ibang bansa, ay eto at magbabalik na siya dito po sa Pilipinas. Sabi nga po dito, Ma Salvador Rambo Nunez, iniuwi na ang anak. Iniuwi na ng mag-asawang Ma Salvador at Rambo Nunez ang kanilang baby girl. Sa Instagram, ibinahagi ni Maha ang larawan nilang tatlo na kung saan hawak ni Rambo ang isang baby car seat lulan ang kanilang anak. So, meron pong caption ang picture na yon na pinost ni Maha Salvador ng Starting Our Parenthood Journey sa ad ni Maha sa kanyang caption. So, ito po yung picture. Ipiplex ko na lang sa mga screen po ninyo. So parang hindi lang anak si Maha Salvador, no? Parang balik alindog na naman siya, 'di ba? Sabi pa dito, napa-comment na naman ang mga kasamahan ni Maha sa industriya ng entertainment. Napuno din ng heart reactions ang naturang post. Matatandaan na isinilang ni Maha ang anak na si Maria noong May 31. So until now, hindi pa rin po pinapakita ni Maha Salvador yung kanyang baby na si Maria. Tanging mga paa lang po, mga kamay, yung piniplex niya. So ang buong bansa po ay excited nang makita kung sino ba yung kamukha nitong baby ni Maha Salvador. Kung si Rambo daw ba or itong si Maha Salvador. So mas mabuti siguro at mas maganda kung hati sila, no, or mas maganda siguro kung kamukha ni Maha Salvador kasi alam naman natin, 'di ba, na maganda po itong si Maha. Medyo maldita yung itsura niya. Samantalang ipiplex ko naman sa inyo itong views ng in-upload po ni Jello Bernabe sa kanyang TikTok account. So nagulat lang ako kasi kanina nasa 3.7, 3.9 something, pero ngayon nasa 4.8 million na po agad. So ngayon malamang nasa 5 million and up na po ito, no? Grabe, ang dami pong nanood ng video nitong si Jello Bernabe reaction video dito po sa kuhang video ni Christine na kung saan ay contestant po ng It Showtime nitong nakaraan. So sa mga nagtatanong po kung sino yung kumuha ng video, yung kapatid po ni Christine. Tapos pinasa po ng kapatid ni Christine doon sa ex-boyfriend nitong
si Christine. And then, yung ginawa naman po nung ex-boyfriend, pinasa po dito sa kapatid niya na si Jello Bernabe. So, inilabas naman niya ito sa kanyang TikTok account na ngayon ay pinagpipiestahan na po ng mga netizen. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa magaganap na malaking collaboration ng taong 2024. Grabe, nagulat din po ako dito, no, sa inilabas na post ng bilyonaryo. And nakita ko din itong post na to sa Kapatid Insider. So ano po ba yung collaboration na magaganap? Ayon po dito sa inilabas ng Kapatid Insider, breaking as announced by Gil Kabakungan, owner of the popular news website Bilyonaryo, a partnership announcement will be made this June for the newest news channel on FayTV in the name of Bilyonaryo News Channel. Wow, grabe, no? Parang website lang po yung Bilyonaryo. Diba? Eh, magkakaroon na sila ng parang news channel, no? So, eto, sabi dito, the said announcement was posted on X social media account of Bilyonaryo. The partnership announcement was happened earlier today at the Signal CX Studio at Reliance Mandaluyong City. So, Bilyonaryo and Signal TV po join forces for the newest TV channel on PayTV with Bilyonaryo News Channel. So, sino ba ang may-ari ng Signal? Diba? Eh, di walang iba kundi ang co-produce ng Itbulaga na si Mr. MVP. So, join force na po sila. Ito, ipapakita ko po sa inyo ang post ni Gil Kabakungan. Sabi niya, goal achieved a year earlier than 10 years plan. Thank you to all Bilyonatics. Hope to see you in our next journey. So, panibagong channel na naman, no, ng kapatid na kung saan ay partnership with Bilyonaryo and itong Signal. So, sana hindi lang news ng Bilyonaryo ang mapanood dyan, di ba? Baka pwede rin mapanood dyan itong Itbulaga ng TBJs. Para naman tatlo na, di ba, yung channel ng Itbulaga. So, isa na lang ang kulang, di ba? Eh, kahit na ganun, malakas talaga yung channel ng GMA Network, di ba? Parang ang lakas, ang laki po ng audience share nila. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mataas din syempre ang ratings ng It Showtime. Kasi marami pong nasasakop ng GMA Network kumpara po dito sa TV5. Diba? Limited lang po yung audience share ng TV5. Kaya ano pa ba yung aasahan nating ratings sa Itbulaga? So, limitado din. Pero ganun pa man, eh, diba, humahatak din naman po yung ratings ng Itbulaga and ang daming sponsor sa loob ng show. So, hindi po sila nalulugi, paglilinaw lang po yan, okay? Kaya sa mga nagkakala dyan na nanulugi na daw ang Itbulaga, eh baka bukas-bukas gulati na lang po kayo ng statement ng Tito Vic and Joey. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.